Sige po, magandang hapon po at magandang tanghali. Tayo po tayong lahat at maganda na masimulan natin ito sa pre-worship na pangunahan po nga tayo ni Pastora. Good afternoon po. Ngayon po ay Sunday service. Tayo po ay magsisimula sa gawain ng Panginoon. Maganda na tawagin po natin yung ating buong pamilya at tayo po ay dumako sa gawain sabay-sabay na mapuri at sumamba sa ating Panginoon. Buksan po natin yung Bible natin sa Colossians chapter 1 verse 15. Colossians chapter 1 verse 15 po hanggang 20. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng likha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno, at may kapangyarihang spiritual ay parang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay.
Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bahay. Ipinasya ng Diyos ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niya ang sanlaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng likha sa langit at sa lupa. Kung titingnan po, dito po sa verse na binasa po natin, ito po yung nagpapahayag kung kaalo kadakila ang ating Panginoon Yesus o yung dignity niya bilang ating Panginoon. Talagang makikita natin dito na talagang walang maikukumpara sa Kanya. Siya ay Panginoon na talagang dapat sambahin. Siya yung Panginoon na talagang lumikha sa bawat sa atin at ang ating buhay po ay para sa Kanya. Maganda po as we worship the Lord sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba sa Panginoon. Ipahayag natin kung gaano kadakila ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Maganda, isang tabi muna natin yung mga bagay na iniisip natin na hindi mahalaga sa mga oras na ito. Maganda na ituon natin yung puso natin, yung kaisipan natin na talagang mapuri natin o hindi masayang yung sandali ko na hindi natin talaga nasamba ang Panginoon. Kundi buong puso, buong kagalakan po na gusto natin nasambahin ng ating Diyos. Magsimula po tayo sa panalangin sa Panginoon. Panginoon, nakilakas sa lahat, makapangyarihan Panginoon Diyos. Tunay ikaw ay buhay, Panginoon. Ikaw na siyang lumikha sa amin, Panginoon. Sa lahat ng bagay, Panginoon. At ang lahat ay para sa iyo, Panginoon Diyos. Kami na mga anak mo, o kanya, mag-uupos sa iyo ng papuri sa sambahin ka, Panginoon Diyos. Sapagkat ikaw ay dakila sa lahat, Panginoon. Tunay, Lord, ikaw, o God, ang nagbigay daan, Panginoon Diyos, upang ang tao ay magkaroon ng pakikipag kasundo sa iyo, Panginoon Diyos. Manumbalik ang tao sa iyo. Manumbalik ang bawat isa sa amin, Panginoon Jesus. Kaya Ama, marami pong salamat sa lahat ng ito. Hangit namin ang presensya mo, o God, ang siyang kumilos sa gawain katulad nito. Hangit namin na ikaw ang makatag po ng bawat isa sa amin, Panginoon. At sa aming pagsamba, Lord God, ay pahayag namin kung sino ka, Panginoon Diyos. Ay pahayag namin, o God, kung kaano kadakila yung pangalan, Panginoon. At walang maikukumpara sa iyo. Ikaw ay Diyos, magpakailanman, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ganun din naman, lumalapit kami sa iyo, Lord God, patawarin mo kami ang mga nagawa namin kasalanan. Pakalinisin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Makalapit kami sa iyo, Lord God, makayos ang aming mga puso, sapagkat hangad namin ang kalugdan mo, Panginoon Diyos. Kaya ang aming puso, ang aming kaisipan, Lord God, ay nakatulong sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa kapamahalaan na pinagkalubo sa amin. Ano mang palian namin dito sa lupa ay tatalian sa kalangitan. Ano mang aming pakawalan dito sa lupa ay pakakawalan din namin sa kalangitan. Natalian namin ano mang sakit, Panginoon, kalungkutan, pagkabag, Panginoon, kaguluhan, Lord God, ano mang pagkatakot, Panginoon Diyos. Lord, nagawa ng tiyablo, Lord God, kasalanan, sakit. Natalian namin yan sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord God. Aming pinakakawalan ng Panginoong Diyos. Kagalakan, kapayapaan sa iyong presensya, katotohanan ng salita mo, Panginoon, kagalingan sa lahat ng uri ng sakit sa pangalan ng Panginoong Jesus, pamumuhay sa kabanalan, Panginoon. Nangyaring yung kalooban sa aming kalagitnaan at ikaw ang siyang itataas ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, sinasama ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay umawit sa ating Panginoon. You look all the ranges you see.
Hallelujah. Glory, glory. Glory unto Thee. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. At tunay nga ang Panginoon ay dakila at siya po ang gumagawa ng lahat ng mapapansin natin, lahat ng nakikita natin sa buhay nito. Amen po ba? At napakaganda na talagang araw to ng Panginoon. Amen? Siguro ma-surprise kayo sa ipapakita ko ngayon, no? Kasi actually, kailangan natin mag-celebrate ng Happy Sukkot. Ito po yung The Feast of Tabernacle. Palakpakan muna natin ang Panginoon, no? So actually, sa Israel po, nagse-celebrate sila ngayon ng Feast of Tabernacle. Kasi after the Rosh Hashanah, dumating po yung Feast of Atonement, and then dumating din po yung Sukkot, or tinatawag na Feast of Tabernacle. At tandaan natin, tayo po ay nakikisaya, nakikiselebrate, at na dapat makipag-celebrate tayo because this is the appointed Feast of the Lord. At ito po ay hindi po ito piyesta na gawa po ng tao. Ang Diyos po ang naggawa nito para sa kanyang mga anak upang makisaya ang Diyos sa piling ng mga taong ito. So napakaganda na talagang gusto ng Panginoon na magsaya tayo. At gusto kong ipakita sa inyo pertaining doon sa Book of Exodus 23:14-17. Mabilis lang po ito. Tuloy-tuloy po tayo. Ano? So, mamaya po may communion tayo. Handaan niyo po yung ating mga emblem, no? Yung katulad nga ng grapes mga crackers or whatever, no? Handaan niyo lang po kung ilan po kayo, bilangin niyo at maganda po kayo diyan. So, basahin po natin Exodus 23:14-17. Sino po ba nakakasunod? Amen. So, 3 times a year you are to celebrate a festival to me. 3 times a year. So, may pinili po ang Lord na 3 feast na kung saan magse-celebrate ang mga anak ng Diyos. At yan po ay kadalasan na pupunta rin ay mga kalalakihan. No, mamaya mababasa natin ang mabilis lang. Celebrate the Feast of Unleavened Bread. Unleavened bread is the Passover. For 7 days eat bread made without yeast as I commanded you. Do this at the appointed time in the month of Abib. Yan po yung April or May. For in that month you came out of Egypt. No one is to appear before me empty-handed. So hindi raw po tayo dadalo nang wala tayong handog, yung sinasabi ng Panginoon. Pero mamaya, sabay-sabay po tayong maghahandog sa Panginoon. Pero meron pa lang akong konting explain sa inyo. Celebrate the Feast of Harvest with the first fruits of the crops you sow in your field. Feast of Harvest, what is that feast? That is Shabbat. You know, yan po yung Feast of Pentecost, no? Pangalawa na yan, na ating celebrate then. That is the Feast of Pentecost, yung pagdating ng Banal na Espiritu, no? The baptism of the Holy Spirit. Celebrate the Feast of Ingathering. Ano yung ingathering? That this is the Feast of Tabernacle, no? We gather, pinagsama-sama upang magpasalamat sa Panginoon. At the end of the year, when you gather in your crops from the field, 3 times a year, all men are to appear before the Sovereign Lord. So you see, makita natin yung command ng Lord, yung proseso, yung gusto ng Panginoon na mangyari. At yan ay tinutupad ng mga anak ng Diyos. Sino po ba mga anak ng Diyos? No? So at this time, nakikiselebrate tayo sa Israel. At this is the Feast of the Lord. Kailangan magsaya tayo. Kasi gusto ng Panginoon, mayakap natin ang mga significance nito. Remember, the Bible reveals dual significance in the Feast of Tabernacles. Dalawa pong ang gusto na pinakita ng importance nitong Feast of Tabernacle na nakasulat po sa salita ng Diyos. Agriculturally, Sukkot is Israel's Thanksgiving. So kanina, nung ginagawa ko nga ito, no, sabi ko, ang US meron silang Thanksgiving Day. No? Pero sa ibang bansa, wala silang Thanksgiving Day. So sa atin po, bilang mga Kristiyano, meron po tayong pasasalamat sa Diyos. At ito po yung time. 1 week po ito sa celebrate na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen po ba? Sabi nga ng The Book of Psalms, give thanks. No? Magpasalamat kayo. Kung
babasahin natin, napakarami doon sa Book of Psalms na magpasalamat ang mga anak ng Diyos sa Kanya. It is a joyful, joyous harvest festival celebrating the completion of the agricultural year. Ito po yung masayang pag-harvest po. Hindi lang po sila nagpapasalamat, kundi masaya silang nag-harvest. Kasi mag-end na po yung year na to sa kanila na nalagang they had to celebrate this para makumpleto nila yung excuse me, yung tinatalaga ng Panginoon sa kanila. Amen po ba? Remember, the Jews built these booths, temporary shelters, to commemorate their deliverance from Egypt. No, nung sila ay inalis ng Panginoon sa Egypt, nagkaroon sila ng temporary shelters, gumawa sila ng mga booths. Pero nung time na yon, gumawa sila ng mga tolda at nagtayo sila doon. Kasi wala naman silang titiran. Kasi susunod, aalis na naman sila doon. Pupunta naman sa ibang lugar hanggang sa makarating sila sa Promised Land, sa Canaan. So nadudun din po yung protection ng Panginoon, yung provision and care by the hand of God during their 40 years in the wilderness. Kaya ang mga Israelites noon, mga Hudyo, ay nagse-celebrate sila, lumalabas sila ng bahay, at gumagawa sila ng mga, wala, ano lang, para mag-celebrate sila. Pero tayo din na natin na magagawa ito kasi iba ang kultura natin dito. Amen po ba? So okay lang yan. Kultura nila yan. Let's respect their culture. Their culture kasi yan po yung kinalalakihan nila. Tayo po mga Pilipino may kinalalakihan din. So importante rito, magmahalan tayo. Hindi natin kailangan na kontrahin or awayin or ano pa man ang nangyayari sa ibang bansa. Amen po ba? Ang importante rito, mahal natin ang bawat isa. Amen po ba? Pero para maganda, talagang we celebrate this, palakpakan natin ng gusto ng Panginoon. Hallelujah! Praise you, Jesus! Okay, say hallelujah! Hallelujah! So sa mga bahay, say hallelujah! We want to praise you, Lord, for the peace of these booths, O Lord God. Hallelujah! 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 Amen? So ganun lang po kasimple, no? Basta importante yung heart natin, we celebrate this because we know the significance of this. Amen po ba? Alam natin yung importance nito, kung paano natin tatayuan ito, paano tayo magpapasalamat sa Diyos, kung paano tayo sabihin natin, Lord, napakasalamat dahil kami po ay pinagpapala mo. Hello? So it's the same thing na ginagawa ng mga Israelites. So anyway, gusto ko po dumako dito mamaya po kasi may communion tayo, pero tuloy-tuloy po tayo. Ano? So, i-allow nyo lang po ako to, gusto kong itackle to sa atin, itong in-impress sa akin ng Panginoon. Now, I believe God will be honored and pleased and be glorified dito sa aking ituturo sa inyo. Okay lang po ba? Titiwala pa tayo sa Panginoon? Amen. Gusto ko sana pag-usapan natin ang church building for us to have one church building. So hindi ko po to, ngayon ko lang po to nagsalta sa inyo ng ganito. Kailangan po talaga na ma-concentrate natin na makapag- raise to tayo ng pondo para makabili tayo ng property para sa church building natin. Amen po ba? Hello? Na kailangan nating magtulong-tulong bilang magkakapatid. Kasi kung titingnan natin na maliit lang po tayong church, inaamin ko po sa inyo. Kung, lagi ko sinasabi sa loob ng church, nung wala pa ang pandemic, ay talagang kung titingnan mo, hindi tayo makakabili talaga ng property. Siguro makakabili tayo ng property, baka yung pinakita ko kanina ng picture, ganun lang ang property mabibili natin. Amen po ba? Yung parang ganitong picture lang din, no? Yan yung picture na. So, hindi tayo magkakasya, kapatid. Siguro nakatayo tayo dikit-dikit, ganun sa pader. No? So, hindi tayo makakabili talaga. Pero kung pagtutulong-tulungan natin, we do our part as a member of this JCF Church, I believe yan po ay mapupunuan natin at basta't na sinabi ng Panginoon, lagi ko po sinasabi sa inyo noon na sumunod lang tayo. Do our part. Or maybe we can give our part. Bigyan natin yung gusto natin ibigay na gusto natin mapalago ang Panginoon. Gusto ko sana pag-usapan din natin ng church building for us truly experience the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Because we believe, ang lagi natin pinag-aaralan ngayon is about, every Sunday, is about the power of the Holy Spirit. Hindi lamang naman sa miracles or move ng, or sa spiritual aspect ng buhay natin na magmamanifest ang power ng Holy Spirit.
magmamanifest ang power ng Holy Spirit in all areas of our lives. Especially sa pagbibuild ng church nito, pagbili ng property, pagbili ng mga gamit doon. That's the power of the Holy Spirit. Amen po ba? So kailangan maranasan natin to. May, alam nyo, maging sa aspeto ng church building, no? Nagmamanifest po ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Because I believe, no? As kung meron tayong church building, nandoon yung organization, nandoon yung, because in organization, God is a God of order, administration, church maintenance, etc. Nandoon na po lahat. At we really need the power of the Holy Spirit. Pero kailangan po ngayon natin, no? Na magkaroon tayo ng desire na magbigay for this event, or I believe for this church building, para mapunuan natin. Nakakabili na tayo ng property. Amen po ba? Makonstruct na itong building na pinagpe-pray natin. Sino po ba naniniwala na bibigyan tayo ng Panginoon? Amen. No? Wag tayong parabang tipong maging negative to this. Kailangan, sige, we will help, we will produce and everything. So, gawin natin. Kasi mamaya papakita ko sa inyo mga principles na paano ito mapapangyari. Hello? And naintindihan po ba natin? And may you allow me to na ma-share ko sa inyo for maaring 2 to 3 Sundays. Sunod-sunod lang po ito. Pertaining to this area ng ating church. Yung church building. Kasi kailangan natin talagang magawa yung part natin para masunod natin yung kalooban ng Diyos. Gusto ba ng Diyos na magkaroon tayo ng church, sariling church? Sarili po ah. Pag-aari po ng JCF, gusto po ng Panginoon yan. Pero kailangan gawin po natin gawin natin ang part natin. Amen po ba? Amen po ba? At saka, alam nyo naman, siyempre, kung pipilitin nyo na, parang, Pastor, ba't yan ang kailangan pag-aralan? Wala po kayong magagawa. Ako po may hawak ng mic. Hello. So, wala po, talagang makikinig at makikinig lang din po kayo. Amen po ba? I want to take this opportunity na binigay ng Lord sa atin. Bakit? Upang itama ang ating puso sa pagbibigay at sobrang hangad ng Diyos na pagpalain tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Tandaan nyo, this is a matter of principles by the Word. Amen po ba? Gusto ng Lord na itanim ito sa puso natin. Amen po ba? Gusto ng Panginoon na yan ang bumubukal sa puso natin, kasi ang puso natin is the temple of the Holy Spirit. This is our spirit. At sobrang hangad ng Diyos na pagpalain tayo. Sino rito gustong pagpalain ka? Amen? Pero may principle kasi ang Lord eh. Naintindihan po ba natin? We have to give our part. Amen po ba? No? Alam mo, sa pagpapala, walang problema sa Panginoon eh. Pero isa sa mga prinsipyo ng pagpapala ng Diyos ay sumunod tayo sa Kanya. Amen po ba? At i-apply natin ang principle of giving. Kasi pag hindi natin ito ginawa, paano na? Amen po ba? At I tell you, personally, naranasan ko po yan. Kahit estudyante ako noon, no? Pwede ko share, pero mawala yung reward ko. So, basta, may mga sacrificial giving po na inilagay ng Lord sa akin na para maibigay ko sa church. And then, ito, nararanasan ko ang pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So, kahit na kayo, mga nasa malalayang lugar, pwede po kayong magbigay. Mamaya, ibibigay ko po sa inyo yung mga kung saan tayo magdideposito, etc. Pero right now, makinig lang po kayo para makuha natin yung maitanim ng Lord sa puso natin, what is giving. Naintindihan po natin? Kasi importante yan eh. Kasi kapag hindi nakatanim sa puso natin ang pagbibigay, the tithes of the Lord and our offering, especially kung nagkakaroon tayo ng building program, kailangan we have to do our part to this. We have to impart something na talagang bukal sa puso mo at gusto mong ihandog ito sa Panginoon na tibigay. Kailangan na maintindihan natin itong prinsipyo na ito dahil ang Diyos ay gusto kanyang pagpalain. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Lord pagpalain ka. Gusto ng Diyos pagpalain. Hello?
alam ko lahat ng tao gusto ng pagpapala ng Lord. Okay yan. No problem about that. Kasi, anong kasi? Lagi, alam mo, lagi ko narinig. Kasi, bakit? Bakit po? Ano po? Ano po yung sinasabi ng Panginoon? Kasi ang Diyos ay mapagpala ng Diyos. Because that this is His character. He wants to bless us. Kasi, yan yun siya. Amen po ba? At gusto niya pagpalain ang bawat isa. Amen po ba? Gusto ba ng pagpapala ng Diyos? Yan ang puso ng Panginoon. Pero may prinsipyo kasi siyang dapat natin matupad. Dapat na nasa puso natin. Dapat yakapin natin. Kasi unang-una sinabi niya nga, I came that you might have life and have it more abundantly. Gusto niyang pagpapala talaga sa atin. Nulit ko, subjective po ako dito. Subjective means, hindi ko po pinag-uusapan dito yung iba't ibang prinsipyo na pwedeng sabihin. Una-una, pinag-uusapan po natin ang offering. Amen po ba? I-stretch ko man ito, sabihin ko man ang mga bagay-bagay pertaining sa offering, pwede mo sabihin, ba't naman kayo mag-o-offer kayo? Pero ako, gusto ko, offer ko, puso ko. Ay, hindi po natin pinag-uusapan ang puso dito. Pag sinabi kong subjective, pinag-uusapan po natin, offering, money, kailangan po natin kasi ng resources para makabili tayo. Kailangan po natin. Kaya wag niyo ipasok sa puso, sa isip niyo. Wala man ako magbigay, basta ang puso ko bibigay ko sa Lord. Ibigay niyo sa pag sa born again po ang pag-uusapan natin. Bigay mo ang puso mo. Amen po ba? Pero sa ngayon pinag-uusapan po natin offering ng resources, ng money para makabili tayo ng property. Naintindihan po natin? Kaya pag sabi ko subjective, ito po yung pinag-usapan. Wala pong isisingit na kaisipan na, bakit? Pwede naman ako mag-alay ng iba. Naintindihan po ba natin? Hello? No? Wag po tayong mag-isip na mas magandang i-offer ang ating puso. No? Hindi po ganun. No? So, tingnan po muna natin, why we give tithes and offering? O bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Buksan natin sa Haggai 2:1-9. Kasi meron pong plano ang Diyos. Meron po siyang gustong ipahayag at gusto niyang gawin. Tulad sa church, gusto niya bigyan tayo ng building. Paano tayo bibigyan ng Lord ng building? Na church building, ha? Bababa niya sa langit. O saluhin niyo. No? Pag sakto, nandoon kayo. Sino yung nandoon sa loob niyo? Siya yung kanya yan. E paano kung napunta sa ibang ano? Ibang lugar. Hindi na, habulin natin yon. So hindi po ganun. Nagbibigay siya ng mga prinsipyo. Meron siyang gustong ibigay na project sa atin, church building, pero kailangan natin sumunod sa prinsipyo ng Panginoon. Amen po ba? So tingnan natin yung Haggai 2:1-9. Noong 21 ng 7 buwan ng taon ding iyon, kinausap ni Yahweh si Propeta Ageo, si Haggai. Ganito ang sabihin mo kay Zerubbabel, na gobernador ng Juda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? Ang temple, mas maganda raw, sinasabi. Sino nakakita sa inyo? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Kasi wala eh. Inano nila ang templo. No? Sorry, parang ginulo nila. No? Ngunit huwag ka ngayong mawalan ng pag-asa. Kasi the building of the temple ulit ito. Sabi niya sa verse 4, ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gagawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y suma sa inyo. So gusto ng Lord i-build yung temple kasi sinira po yan eh. No? Yung first temple sinira, Temple of Solomon, tapos eto ngayon, gusto ng Lord gawin. Rebuild. Buuin. Amen po ba? Kaya sabi ng ulitin ko, ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa, laksan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y suma sa inyo. Pwede mo sabihin na Old Testament na ito, itong Haggai, Book of Haggai na ito na sinabi ng Lord sa kanya. Tama po, Old Testament yan. Wala po akong duda dyan. Amen po ba? Kasi alam naman natin, bago mag-New Testament, nandiyan yan sila, Prophet Haggai. Tandaan po natin ito. New Testament derived from the Old Testament. Tandaan po na. Sunod, tumutuloy-tuloy po yan. Old Testament at tuloy-tuloy po sa New Testament. A New Testament, yun po yung accomplishment ng prophesied Old Testament.
At saan, ito tandaan po natin. At saan sa New Testament na nakalagay ang buong prinsipyo ng Diyos sa pagbibuild ng templo o building na to? Wala po. Amen? Saan po nakalagay? Sa Old Testament. Doon po natin makikita kung paano binuild ang first temple, paano binuild ang second temple. Pero pagdating sa New Testament, nakabuild na yung templo. Wala na sila. Wala nang nakalagay doon kung paano tinuruan ng Lord Jesus itong mga taong ito mag-build ng temple. Kahit karpintero siya, wala po doon. Naintindihan po ba natin? Remember, this is God's command to His people. Amen po ba? Na i-build ang kanyang templo. Ngayon, pwede mo rin sabihin sa akin na ang templo ngayon ay ang templo ng Diyos ay ano? Tayo. Tama. Pwede mo sabihin yon. Tama po yan. Tayo po ang templo ng Diyos. Pero ang sinasabi ko pong templo rito ay isang lugar. Amen po ba? Church building. Na dapat magkaroon tayo ng barn. Barn. Kung pagka minaani kang trigo or palay, kailangan lagi mo siya sa barn para ma-preserve mo siya, hindi siya kainin ng mga ibon, ng mga daga. Isang lugar na kung saan magtitipon-tipon tayo. Hello? Lugar na kung saan mananalangin, magpe-fellowship, magko-communion. Ano? Ano na lang ba tayo? Habang buhay na lang tayo mangungupahan? Eme po ba? At ito po yung impress ng Lord sa atin. Kailan pa ba? 2014? Ha? 2014 ay pag-pray na natin ang ating pagbili ng templo. Tandaan natin, ito po ay para sa Panginoon o gawain ng Panginoon para makapagpalakasan tayo katulad na sinabi niya sa Hebrews chapter 10 verse 25. Amen po ba? So hindi po tayo malalayo, hindi po tayo maalis sa prinsipyo ng Panginoon. At ito ay karapat-dapat na nasusunod natin. At ang sinabi niya sa verse 5 ng Haggai chapter 2, tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Egypto, papatnubayan kayo ng aking espiritu, kaya huwag kayong matakot. So you see, the Holy Spirit is with us. Hello? Kasama natin, sino kasama natin? Ang banal na espiritu. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang magandog sila para sa templo. See? Ang sabi niya, yayanigin niya ang mga bansa. Yayanigin niya ang mga tao upang magandog tayo para sa templo. Hello? Dahil gusto ng Lord na maghandog tayo. Gusto ng Lord na maging part tayo ng gawain ito. Nang pagbinild niya yung templo niya, kinokomand niya ang kanyang mga anak. Maghandog kayo sa templo. Maghandog kayo para i-build ang templo ko. Naintindihan po ba natin? Pagkat ang ginto at pilak ay akin, ang templo ito ay magiging maganda kaysa noong una. The glory of the latter house is better. The glory of the new house is better than the latter. Naintindihan po natin. Ang templong ito ay magiging maganda kaysa noong una at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ng lupang ito. Ito ang sinabi ni Yahweh. Kaya kung gusto natin pagpalain ang lupang ito, pagpalain ang buhay natin, in short, dahil ang lupang ito sa buhay natin nakatuon, magbigay tayo. Ibigay natin yung sinasabi ng Lord, maghandog tayo para sa templo. Kasi gawain niya na to, church niya na to. Kailangan, hindi lamang, I tell you, ang gusto ng Lord, nananatili pa rin yan hanggang ngayon kasi gusto niya ang bawat bahay-sambahan niya ay mahalaga sa kanya. At gusto niya ang bawat bahay-sambahan niya ay part tayo doon. At ang part natin doon ay, sabi mo sa katabi mo, ang pagbibigay mo. Amen? Give your best to the Lord. Naintindihan po ba natin? Kasi tahanan niya yan. Kung titignan natin ang salita ng Diyos na upang magandog sila para sa templo, ay tignan mo, this is the instructions ng Lord na ginamit niya para mabuild ang templo upang magandog sila para sa templo. Siyempre, sa magitan ng pagbibigay, kung walang magbibigay, hindi matatayo ang templo o building. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Kaya sabi niya, yayanigin ko ang mga tao, bansa yan, upang magandog sila para sa templo. Dahil gusto ng Lord, magkaroon tayo ng ganyang puso na magandog sa kanya. Ito po yung offering for the building of the first temple. Makita niyo offering nila. No? Siguro, makikita niyo kung paano ginagawa ito.
So, this is the offering for the building of the first temple. In 1 Chronicles 29:1-9, oh, may mga kaibigan kong nanonood, ah. Luwian Mindral, ah, nanonood ka. Patuloy ka, huwag kang aalis, ah, dyan ka lang. Hindi ko mabanggit yung iba kasi madami, no? So, anyway, first time kasi na-invite, pero nanonood siya. So, hanggang mamaya, dyan ka lang, dito ako. So, 1 Chronicles 29:1-9, ipinahayag ni Haring David sa madla, ang anak kong si Solomon ang pinili ng Diyos upang humalili sa akin. Sino raw ang pinili ng Diyos na humalili kay King David? Si Solomon. Ngunit siya'y bata pa at walang sapat na karanasan. Bata pa si King Solomon noon. Napakalaki ng gawaing kaharapin niya sapagkat ang gagawin niyang tahanan ay hindi para sa tao kundi kay Yahweh. Take note, ah, of that word. Sapagkat ang gagawin niyang tahanan ay hindi para sa tao kundi kay Yahweh. Take note of that verse. Kaya sinikap kong magtipon ng mga gagamitin tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Oh, tingnan mo, ginto ah. Napakarami ang inihanda kong batong unese at iba pang mahalagang mga batong panghiyas at palamuti, lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Ginawa niya po lahat yan. Tandaan niyo, pwede kong sabihin na si Haring David ay hari at mayaman siya. Tama po ba? Mayaman siya. Kilo-kilong ginto ang hawak-hawak niya. Meron siya noon. May makikita ka ba sa Bible na kung mahirap ka, exempted ka magbigay? Meron ba gano'n? O pag wala ka, huwag ka na magbigay. Exempted ka, excuse ka na. Sa pagkakaalala ko, kaya wala ka kasi di ka nagbibigay. Yan ang problema. Kasi hindi ka nagbibigay. Kaya ano nangyari? Pero wala exempted sa pagbibigay. And that is the truth of the Word of God. Hello? Amen po ba? Yun po yung katotohanan ng salita ng Diyos. No? So, basahin natin sa verse 3. Hindi lang iyan. Pati na ang sarili kong pilak. Ano raw? Pakiulit. Pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawain ito. Pagkat kasiyahan kong magkaroon ng bahay si Yahweh. So, yung kasiyahan niya na magkaroon ng bahay si Yahweh. Hello? Sa verse 4, may nakalana kong 115 toneladang ginto. Ang dami nun. Na mula sa Ophir at 265 toneladang dalisay na pilak na inilala ang pangkalukop sa mga dingding ng templo at sa iba pang bagay na gagawin ng mga dalubasang platero. Sino sa inyo ang handang magkaloob sa gawaing ito ni Yahweh? Tandaan nyo rin yung verse niyan, ha? Sino sa inyo ang handang magkaloob sa gawaing ito ni Yahweh? Tumugon ang agad ang mga pangulo ng sambahayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng mga hukbo at ang mga katiwala ng hari. Kusang loob silang nagbigay at ang natipon para sa gawaing gagawing templo ay 190 toneladang ginto, 380 toneladang pilak, 675 toneladang taso at 3,715 toneladang bakal. Napakarabi, puro tonelada. Verse 8, ang iniingatan nilang mahalagang bato ay pinagkaloob na rin sa kabang yaman ni Yahweh na pinamamalaan ni Jehiel na Gersonita. Galak na galak ang mga tao sa kanilang pagkakaloob at labis namang ikinatuwa ni David. Take note of those things sa first temple. First temple, nag-offer sila lahat. Sa second temple, tingnan natin, mabilis lang po ito. Kasi medyo papahaba lang ako. Verse 64, lahat-lahat na nakauwi mula sa pagkahibihag ay 42,360. Kasi napunta po ang Israel, ang mga Hudyo sa Babylonia. For 70 years na bihag po sila. At gusto ng Lord, bumalik sila sa Jerusalem at i-rebuild ang templo ng Panginoon. That is the second temple. Hindi ba, tuloy ko sa 65, hindi ba kabilang dito ang mga 7,337 alila at ang mga 200 mga awit? Ang kanilang kabayo ay may 736 at 245 ang mola. Sa 67, ang kamelo at po ay 435 at 6,720 ang asno. Marami sa mga puno na sambahayan ang naghahandog ng kusang loob. Ano raw? Kusang loob sa bahay ni Yahweh. Naghahandog kusang loob para sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. So you see, kitang-kita natin mismo sa kanila nang galing. Sabi sa 69,
Bawat isa ay nagbigay ayon sa kanyang kakayahan. So, hindi sila maramot, kundi lagi nilang tinitignan ang templo, ang kinukuman sa kanila ng Lord na gawin nila. Lahat-lahat ng andog nila ay 1,330 librang ginto, 5,740 librang pilak, at 100 kasuotan ng mga sacerdote. Tandaan natin to, mga kapatid. May ilang spiritual na aral na dapat nating matutunan tungkol sa pagbibigay sa Panginoon. Kailangan natin matutunan yan. Kasi kung ano nakasulat, yun ang i-apply natin dito para ang paghandog natin, ang pag-alay natin ay kalugod-lugod sa Diyos. Kung hindi, ay hindi na iba ang ating pagbibigay sa mga tao sa anumang sekular na pangangalap ng pondo kung saan ang focus ay nakatun lamang sa halagang ibinigay at ang panahon kailangan para makamit ang target. Alam nyo, minsan naglilikom ng pera ang mga tao. Pero ang purpose lang nila is para maglikom. Amen po ba? Hindi yung sa puso ng Diyos. Makuha lang nila, magbigay sila ng pera, sige, okay na, okay. That's it. Wala na ang problema. At tandaan natin, dapat malaman natin ang totoong dahilan kung bakit tayo nagbibigay sa Panginoon. Maaring marami pa rin tao na makikita mo kung paano sila magbigay, ay ang purpose nila, ang hangarin nila, kaya sila nagbibigay sa Panginoon kasi para alam nila siguro, sa tingin nila, ito isang contribution na kung hindi sila makakatulong, hindi matutuloy ang isang gawain. So, hindi po dapat ganun ang puso. Amen po ba? Para bang ito ay sa form of bayad sa membership nila. Kaya sila nagbibigay. Eh, hindi po katulad ng mga stockholders sa mga korporasyon. No? Hindi po. Hindi ko po nagbigay para doon lamang sa mga bagay na yun. O katulad ng isang kulto. No? Na kapag hindi ka nagbigay ng tithes mo at ng ikapu mo or ng iyong offering, eh, pagkatapos nun, yung linggo na hindi ka nagbigay, pupunta ka sa bahay at sisingiling ka. Hindi ka nagbigay, dapat magbigay ka na. Hello? Eh, hindi po ganun ang kung bakit tayo nagbibigay sa Panginoon. No? Yung iba, nagsusulisit ng, or parang isang pagsusulisit ito, kaya siya nagbigay para binabayaran niya yung kapayapaan. Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan, bigyan mo ako ng wealth, bigyan mo ako ng kayamanan, at ito ibibigay ko sa iyo. Ganun ba yung pagbibigay? Hello? Ganun ba dapat ang puso ng isang tao nagbibigay? Parang minsan ay kaya siya nagbibigay para patawarin siya sa kanyang kasalanan? Pag nagbigay siya ng 1,000 kasalanan na natawad sa kanyang. Amen po ba? Ganun po ba yun? Hello? So parang indulgence. So parang makikita mo na talagang nakaka-gimbal na kaisipan. Amen po ba? Parang binibili yung blessings ng Panginoon. Kapatid, hindi po ganun. Kaya ka nagbibigay sa church, hindi ganun ang puso para bakit ka nagbibigay sa church. Lahat sila ay hindi nakakasunod sa sinasabi ng Biblia na ano ang dapat na maging dahilan ng ating pagbibigay sa Diyos. Dapat malaman natin ang dahilan kung ba't tayo nagbibigay sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan makita natin ang totoong dahilan, ang tamang motibo bakit tayo nagbibigay sa Panginoon o dito sa church building nito. Gusto mo natin itama yung ating motibo? Bakit tayo nagbibigay sa Panginoon at dito sa church building? Kailangan daanan natin itong binasa natin kaninang sa chapter 29 ng 1 Chronicles. Kung paano si Haring David dinesire niya, no, i-build ang tahanan ng Panginoon at ito yung sinabi sa kanya, pero si Haring, hindi siya ang magbibuild ng temple, kundi si King Solomon ang magbibuild ng temple. Pero sabi niya nga, si King Solomon ay bata pa. At kailangan, at ginawa niya na ipinrepair niya. No, kung babasahin natin yun, ipinrepair niya ang mga pangangailangan sa templo at si King Solomon na ang nakapag-build nito. Pero pinrepair niya. Pero nandoon ang kanyang participation. Kahit na hindi na siya yung hari, pero gusto niya na talagang part siya ng pag-build ng templo ng Panginoon. Because that is his heart desire. Amen po ba? Ang desire ng Lord Jesus Christ is the same desire na nandoon sa puso ni Haring David. At pero paano na nagawa ni Haring David
no, na maging sufficient ang mga pondo sa laki ng project nito, sa laki ng gawain nito. Kasi sino bang ano bang alam ni Haring David na pag mag-build ng temple eh hindi naman siya graduate ng architecture. Hindi naman siya isang engineer. Hello, isa po siyang shepherd. Eh may buba. Pero hindi na po naging problema 'yun sa kanya dahil alam niya na ituturo sa kanya ng Lord ang lahat-lahat ng 'yan. Tandaan natin, si Haring David ay pwede nating sabihin he is a supreme ruler at the time. Tama po ba 'yon? May mga options siya kung paano niya malilikom ang pera. Pwede niya sabihin na magkaroon siya ng magandang project sa mga tao niya, no? O kung magbibigay kayo ng ganito, may mga exemptions kayo sa mga public taxes or whatever. Hello? Amen? Pwede niyang gawin na magkaroon siya ng kaisipan na, oh, kayo mga tauhan ko, sinong magbibigay nito, ito ang mangyayari sa inyo. May exempted kayo sa tax. O kaya, yung public service ninyo ay medyo isang linggo ka hindi magtatrabaho kasi nagbigay ka ng, hello? Ganun ba ginawa ni Haring David? Hello? Kung mas marami kayong ibibigay, mas maraming alternative siya na ibibigay sa'yo. Pero hindi po ginawa ni Haring David yun. Hindi po ganun ang sistemang ginawa niya para lamang mahikayat niya ang tao na magbigay. Tandaan niyo po itong kinikwento ko sa inyo ngayon. No? This is a matter of hearts, yung attitude of our hearts towards giving. Hindi tayo nagbibigay, it's because para meron tayong ganansya o para tingnan natin kung ano yung mabibenefit tayo ng gusto. Tingnan natin kung kapag ako'y nagbigay, ipatatawarin ba ako ng Diyos? Kapag ako'y nagbigay, ako ba ipagpapalain ng Panginoon? Hindi po dapat ganun ang ating attitude. Amen po ba? Hinikayat lamang ni David ang mga tao na ibigay ang kanilang mga free will offerings upang itayo ang bahay ng Panginoon. Pero take note of these free will offerings. Hindi po ito compulsive. Hindi po ito compulsive. Hindi ito pinipilit, kundi free will offerings na gusto ni Haring David na maging puso ng mga tao. Kasi sa pagbibigay sa Panginoon, puso sa puso ito. Naintindihan natin? Hindi ko kayo babrasuhin na para magbigay ka ng 100,000 at patuloy ang ating proyekto. Hindi po ganun. Amen po ba? Tingnan natin, important reasons why do we give to the Lord. Sundan lang natin si Haring David. Una-una, isang dahilan bakit tayo nagbibigay sa Panginoon at dapat ipasok natin to sa ating puso. Saan natin papasok? Sabi mo sa katabi mo, bato, hindi, biro lang. Sabi mo sa katabi mo, sa ating puso. No, hindi po sa ulo, sa puso. Amen po ba? Una-una, isang puntos lang muna ang i-share ko sa inyo. Kasi gusto ko na maipasok to sa puso natin. Dahilan kung ba't tayo nagbibigay sa Diyos, dahil nararapat sa Panginoon ang pinakamaganda. Hello? Tama po ba? Kaya ka nag-offer, gusto mong i-offer yung pinakamaganda sa Panginoon. Kung mag-offer ka ng tuwalya, hello? Wala. Bukan natin maganda to. Mag-offer ka ng tuwalya, bigay mo the best sa Panginoon. Lord, itong pinakamaganda kasi, ano? Kasi, bakit po? Ha? Napaka, ang Diyos ang pinaka-importante sa lahat. Kaya dapat, i-offer natin ang pinakamaganda sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Remember this, this is the attitude of our hearts kung ba't tayo nagbibigay sa Panginoon. Tingnan natin sa 1 Chronicles 29 verse 1. Ipinayag ni Haring David sa madla. Sino nakakasunod? Sumunod lang tayo. Patapos na rin po ako dito. Ipinahayag ni Haring David sa madla, ang anak kong si Solomon ang pinili ng Diyos upang humalili sa akin. Ngunit siya'y bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawain kakaharapin niya sapagkat ang gagawin niyang tahanan ay hindi para sa tao kundi kay Yahweh. Take note of that. Hindi para sa taong gagawin niyang tahanan ang dinidiin ni Haring David. Ito'y gagawin niya para sa Diyos, kundi kay Yahweh. Kasi ganun ka-importante si ang Diyos kay Haring David. Ganun niya binibigyan ng importansya ang Diyos.
Kaya ang service na sa Lord is a full-hearted service. Buong-buo ang kanyang puso sa paglilingkod sa Panginoon. Naintindihan po ba natin? Kung dito makikita natin, kailangan magkaroon ng magandang pondo, kailangan ng mga magagandang bagay. Hello? Kailangan dito ay kung maaari, sariwa lahat, kung maaari, pulido lahat, kung maaari, Diyos ito eh. Kaya kung makikita mo, puro ginto ang pinag-uusapan dito. Hello? Ito po ay isang palasyo na magpipit sa isang hari. No? Ang palasyong ito ay hindi lamang pagpunta sa bahay ng anumang pangkaraniwang hari, kundi ang palasyo ng Diyos mismo. Building to ng Diyos. Tingnan mo ha, hindi lamang to palasyo na pagpupunta sa pangkaraniwang hari, napupuntahan sa pangkaraniwang hari. Hindi palasyo ng pangkaraniwang hari o palasyo ni Haring David, hindi. Ang gusto ni Haring David, yung palasyo niya ay maganda, mas maganda ang building ng Panginoon. Palakpakan natin yung Panginoon. Nakasulat po yan. Nakasulat po yan kahit basahin natin. Hello? And God being who He is, naturally deserves the very best. Tama po ba yan? Hello? Ang gusto niya, this is a glorious building. No? Kasi nakaka-insulto sa Diyos na mismo itatabi niya, ito yung palasyo niya, itatabi niya yung building ng Lord. Tapos makikita mo, yung palasyo niya ang pinakamaganda, tapos yung building ng Lord ay walang kakwenta-kwenta. So, paano na yun? Paano si Haring David, no, in his royal palace, no, at makikita niya ang bahay ng kanyang Diyos ay para bang isang shanty or what, na para bang sige na lang. Pero ito inulit ko, kapatid. Pwede mo sabihin, Pastor, bakit tayo na nung tayo nagsimula, eh, ganun ang simbahan natin doon. Dahil wala tayong pera, kapatid. Hello? Alam na ninyo yun. Kung ano na yung sinabi ko na sa inyo before. Talagang, ang gusto ng Lord, makita ang glory niya dito sa JCF. Amen po ba? Remember, God's nararapat sa Diyos ang pinakamainam na maibibigay natin. Dahil siya ay walang iba kundi ang kataas-taasang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinakamainam na maibibigay natin. If we can give the best of the best, bakit hindi natin ibigay? David was now telling the Israelites what he himself was contributing to the whole project. In 1 Chronicles 29 verse 2, kaya sinikap kong magtipon ng mga gagamitin tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ang inanda kong batong unisi at iba pang mahalagang mga batong panghiyas at pampalamuti lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Take note ng mga sinabi ni Haring David. At pagdating, kung titignan din natin, he wanted to honor the Lord and to glorify God, and therefore he wanted God to have only the best. In 1 Chronicles 29:3, hindi lang iyan, pati ang mga sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito, pagkat kasiyahan kong magkaroon ng bahay si Yahweh. Hello? Naintindihan po ba natin? Malinaw na nais ni Haring David na mapasa Diyos ang pinakamainam na bagay o handog dahil napuspos siya ng pagmamahal at katapatan ang kanyang puso para sa Panginoon. Tandaan natin ito. Amen po ba? This is the heart of King David. Napuspos to ng pagmamahal, katapatan niya para sa Panginoon. Tandaan natin ito. Kaya napakaganda, maisip natin, maintindihan natin kung ano ang desire natin kapag tayo ay may mahal sa buhay. For example, sa mga anak natin, di ba? Ano yung bibigay natin? Computer. Ano? So, para gusto niyang maging masaya. Para siya ay maging talagang mabigay mo yung the best. All we have to do is ibigay natin the best. No? Kahit sa pamilya natin. Sino man mahal natin sa buhay. Hindi po yung parang tira-tira lamang. Amen po ba? Hindi tayo kailangan, tandaan natin ito. Hindi tayo kailangan ng Diyos para matustusan ang kanyang mga pangailangan o tulungan siya sa anumang paraan. Hindi kailangan ng Diyos yun.
Hello? Kung tutusin, walang kailangan ng Diyos. Hello? Kaya niya sinabi to kasi gusto niya turuan tayong itama ang ating puso sa pagbibigay. Naintindihan mo natin? Tingnan mo kailangan. Tingnan mo, siya ay sapat na at walang pangangailangan kanino man. Ang buong mundo ay kanya at ang kabuuan nito. Tingnan natin sa verse, no? Tingnan natin para mabasa natin to. Psalms 50 verse 12. Kung ako ang may ay nagugutom, ang Panginoon nagsalta, kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin, yamang, hindi ko nasasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Hello? Hindi na kailangan. No? Naintindihan po ba natin? Siya'y sapat na at walang pangangailangan kanino man. Ang buong mundo ay sa kanya at ang kabuuan nito. Pero ang point dito, the Lord is teaching us what must be the attitude of our hearts when it comes to giving. Tinuturoan niya tayo. At tinuturoan niya tayo na ibigin siya. Because the Lord, this is the first commandment, sinabi ng Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Amen po ba? Ngunit tandaan natin na marami nang nagawa ang Diyos para sa atin. Kaya sino man sa mundong ito, marami na siyang nagawa. Binigyan ka ng buhay, nakipagrelasyon ng Panginoong Isus sa atin. Mas marami rin siyang nagawa para sa atin kaysa sa nararapat nating tanggapin mula sa Kanya. Kasi lahat ay binigay ng Diyos para sa atin. At dahil diyan, tiyak na karapat dapat niyang tanggapin ang pinakamainam na mabibigay natin sa Kanya. Amen po ba? Hello? Tumutusok ba sa puso natin ito? O para bang lalang, ito lang ang kaya ko eh. Huwag natin gawin ganon. Ulitin ko. Dahil diyan, tiyak na karapat dapat niyang tanggapin ang pinakamainam na maibibigay natin sa Kanya. Tignan mo sinabi ni Haring David. David had already set an excellent example of giving for his people and now he possessed a question to them. Ito'ng tinanong niya sa 1 Chronicles 29 verse 5. At sa iba pang bagay na gagawin ng mga dalubasang plater, sino sa inyo ang handang magkaloob sa gawain ito ni Yahweh? Tinanong niya ang kanyang mga subordinates, tinanong niya ang kanyang mga nasasakupan, tinanong niya ang mga leaders ng kanyang hugpo, ng kanyang mga tawa sa palasyo. Sino sa inyo ang handang magkaloob sa gawain ito ni Yahweh? At sino sa atin ang gustong magkaloob? This is a free will offering. The best offering that we can give to the Lord. Sino sa atin ang magkakaloob sa gawain ito? Pero tignan nyo, meron tayong makikita rito na isang word. Kung babasahin natin sa New King James Version, sa Tagalog, handang magkaloob sa gawain ito. Pero sa King James Version, New King James Version, basahin natin sa English. Who then is willing to consecrate himself this day to the Lord? Iba yung dating pag sinabing handang magkaloob sa Diyos. Pero pag pinakinggan mo dun sa New King James Version, ito yung pinaka-nearest translation ng word. Sa Tagalog, hindi ko siya sabi malayo, pero hindi mo masyadong makuha. Pero ang makukuha mo rito, kapag binasa mo sa English, New King James Version, o King James Version, who then is willing to consecrate himself? Remember this, consecrate is different. Mas iba ang dating niya kaysa dun sa handang magkaloob. Naintindihan ba natin? Ito po ay malinaw na imbitasyon na magbigay sa Panginoon. Pero meron pong, kung titignan natin, imbitasyon na tayo magbigay, kung babasahin natin sa Tagalog. Sinabi nga ni Haring David, who then is willing to give unto the Lord? Pero pag binasa nga natin, pag ginamit natin yung meaning ng give, ito po yung sinabi dito sa New King James Version, consecrate his service. Consecrate himself. Tanda natin, ito po ay ginagamit, ang consecrate, ginagamit po, meaning nito is dedication or devotion for service. Ginagamit po ito ng mga pari doon sa Old Testament na mismo yung devoted sila, dedicated sila na mag-serve sa Lord. This consecrate himself means
you are devoted and dedicated to give or to ibigay mo ang nasa puso mo sa Panginoon. Dahil nararapat sa Panginoon ang pinakamaganda. Kaya, ipinahihiwatig nito na ang pagbibigay natin sa Diyos ay hindi lamang pagpapakita ng ating sobrang pondo o libreng oras sa Kanya, tulad ng pagbibigay ng pag-ibig o sa kapwa, tao o charity, hindi lamang po doon, ito'y pagpapakita ng devotion ng ating sarili sa Kanya. Yun po ang inihingi ni Haring David. At walang itinatanong anuman sa Kanya. Amen po ba? Kaya kung makikita mo, yung devotion ng mga subordinates niya, ano ang mga binigay nila? Tonel-tonel hadang ginto. Hindi pinag-uusapan kung ano yung para mga, ito na lang. Kasi mayaman naman si Haring David. Hindi. Kasi yung tanong nga ni Haring David, sino? Hindi ba natin? Ang tanong ni Haring David ay, sino ang who then is willing to consecrate himself this day to the Lord? Sino ba, sino po yung handang magbigay sa Panginoon para sa gawain ito? Pero ang take, ang talagang meaning nito is yung nasa puso. Amen po ba? Devotion ng ating sarili sa Kanya. At ang gawain ito ay isang pribileho na hindi binibigay sa lahat kundi sa mga Kristiyano na may relasyon sa Panginoong Jesus. It is a privilege to work in the kingdom of God. It is a privilege to give unto the Lord. Hindi po lahat ng tao sa mundo makapagbigay sa Panginoon sa gawain ito. Alam mo bakit? Because this work is the work of God. Alam natin yan. Ito po ang totoo. This is the truth of this. Na itong gawain ito ay gawain ito ng Panginoon. At ito ay sinasabi sa atin. Kaya, ang gusto ng Panginoon, nararapat sa Panginoon ang pinakamaganda. Dahil siya yung Diyos na lumalang sa atin. Siya yung Diyos na gumawa sa atin. And kung hindi natin mapapantayan yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, hindi sa matter of money. Hello? Naintindihan po ba natin? Ang importante po sa ngayon, kailangan natin ibigay ang the best for this. For us to experience, ano ang mga dahilan kung bakit tayo nagbibigay sa Panginoon. Gusto natin maayos ang ating puso dahil sobrang hangad ng Diyos na pagpalain tayo. Amen po ba? Ito po ay puso sa puso ang usapan nito. What is your heart towards the heart of God? The heart of God is to bless us and the heart of God is to build this church. Naintindihan po natin. At anong tugon ng puso natin? Naintindihan po natin? So napakaganda. Kung tatanungin tayo, what is what? Amen? What is who then is willing to consecrate himself this day to the Lord? Sino po ba? Naintindihan po natin. So sige po, tumayo po tayong lahat at ibigay po natin ang ating kaloob sa Panginoon. Then we will take this communion. Pero bago yan, gusto ko munang i-explain sa inyo, no, yung mga tao na gustong sige, lilikumin lang natin at habang inaabot sa atin ang ating offering na to. So, ito po yung ating Facebook Live Service Schedule. Alam natin yan. And nandito rin po yung paano tayo magbibigay ang ating donations, itong tithes and offering. No, let's deposit this dun sa video savings account. No, savings account, Forest Hills, no? Palakihin ko lang po yan. Dito natin kuha tayo ng slip sa banko, video savings account, Forest Hills, Novaliches Branch, account name po natin, JCF, Jesus Church on Fire, Incorporated, at account number po natin is 0025480119 28. Kailangan po natin ito kasi binigay na ito sa atin ng Panginoon ng kaparaanan para makapagbigay po tayo dahil yung iba, malalayong lugar, nasa ibang bansa, yung iba ay talagang hindi makakapunta, hindi man tayo magkita-kita. So, ito po yung way na binigay sa atin ng Panginoon. And then I tell you, hindi po mahirap gawin ito. Kasi ito po yung mahalaga sa Panginoon. Kung papahalagahan lang natin ang gawain sa Panginoon, I can tell you, ay ayos ng Panginoon ang puso natin. At kung kayo po yung nagbigay, at kung sasabihin nyo, ito po yung tithes na ito, ito po yung offering na ito, pakisulat po doon yung breakdown yan. At kung gusto mo ilagay din church building, no, $1 million,
So, wala pong problema yon. Tolerable na tolerable. Ganyan po ba? Tolerate ba natin yun? $1 million? Okay din namin. So, who knows, no? Alam nyo, gawin lang natin yung part natin and the Lord, magugulat tayo. Tagal ko nang tinuturo sa church. The Lord will open the Red Sea. Amen po ba? Ngayon, blue sea na po. Blue sea. So, gawin lang po natin. Amen po ba? Alam ko, ang puso natin hindi lamang po sa isang spirit, sa spiritual aspect na kung paano yung attitude and everything. Kundi, pwede rin po ang ating puso sa pagbibigay. Amen po ba? Kasi kompleto ang sa Panginoon. So, iset nyo lang kay Sister Malu yung name ninyo at i-text nyo lang siya or I mean sa messenger, no? PM nyo lang siya, tapos picturean nyo lang, no? Nyari, breakdown, tapos yung slip ng bangko, picturean nyo, tsak! Tapos send nyo sa kanya, tsak! Puro tsak na lang ng tsak. Tapos para may record po kami. Kasi nakalagay lang po kasi sa bank book, amount, wala na. Deposit, amount, wala na po. Hindi namin alam kung saan galing yon. Amen? Yung naglagay nga ng 500 million, ay 500 million, 500,000, hindi namin alam kung saan galing. Hindi, biro lang po. So, paano namin malalaman yun? Pero importante po, maintindihan po natin lahat. Amen po ba? Masaya po ba tayo sa pagbibigay? Sige, let's pray for this. Father, thank you so much, Lord, that Ikaw, Panginoon Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nag-open sa amin ng prinsipyo mo pertaining to giving. Kaya Lord, maraming po salamat. Tulungan mo kami na ito ay itusok mo sa aming puso kung ba't kami nagbibigay kasi nararapat naming ibigay ito dahil Ikaw ang pinaka, Panginoon. Dapat magbigay kami sa iyo ng pinakamagandang offering, pinakamagandang galing sa puso namin. Kasi Lord God, itong tinuro mo sa amin na dahilan kung ba't kami nagbibigay ay ito'y galing sa puso mo, Panginoon Diyos. Na gusto mo na tapatan namin ito ng puso rin namin, Panginoon, na ibigay namin ang the best offering that we can give unto you, Lord God. Ang pinakamagandang offering. Kaya Lord God, I pray, receive it right now, Lord God. At hinihingi ko, Panginoon Diyos, ang pagpapala mo sa mga magbibigay nito. Bless them, Lord God. Open the floodgates of heaven and pour your blessing upon your people, Lord God. Ikaw, Panginoon, magpapala sa kanila. For your glory, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, let's prepare ourselves for the communion, please. At habang sineserve po ang communion, angat po natin na ang bawat isa ay tumugon doon sa sinasabi ng Panginoon na tayong lahat ay siyasatin natin ng ating puso. Kasi kapag di po natin siniyasat ang ating puso, tayo po ay makakagawa ng isang bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Dahil sinabi niya nga sa, kung titingnan natin sa kanyang salita, no? Sinabi niya, ang sino mang kumakain ng tinapay o tuminom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So kung titingnan natin, kung di natin sisaya sa atin, kung meron mga kasalanan na ginawa tayo at di pa natin na i-confess sa Panginoon, I tell you, tayo po ay nakagawa ng hindi nararapat sa Diyos. At tayo po ay nagkakasala pa din doon. Kaya gusto ng Lord, we have to take this in a worthy manner. Yung karapat-dapat na pagte-take ng communion. Kasi yan po ang kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang maganda na lahat po tayo manalangin, humingi ng tawad kung ano man nagawa natin kasalanan. Sige, Lord, we thank you so much, Lord, at Ikaw, Panginoon Diyos, ang pinatay sa cross ng Calvary. And through your blood and through your body, Lord God, lahat ng ito, Panginoon Diyos, ay inaalay mo. Una-una ang iyong katawan na sinira, winasak, by your stripes were healed 2,000 years ago. At ginawa mo, Panginoon, na itong katawan mo, Panginoon Diyos, ay ang tanda ng aming Lord God na kagalingan sa aming katawan. Maraming salamat dahil binigay mo sa amin, Lord God, ang iyong katawang ito upang ang bawat sakit, ang bawat Lord God na sakit na inabot namin, Lord God, ay makapagbigay, Lord God, ng bawat inabot mo na sakit ay pinagaling mo na kami, Panginoon Diyos. Kaya Lord, patuloy naming pinasasalamatan ka
at ganun din po sa pagbubumod na dugo sa cross ng Calvary. Yan ay tanda ng iyong pag-ibig sa amin na, na gusto mo kaming iligtas. Gusto mong bayaran ang aming makasalan sa pagitan ng dugo. Maraming po salamat sa kaligtasan. Kaya Lord God, thank you. Patawarin mo kami sa lahat ng nagawa naming kasalanan. Maliit man o malaki. Ito man, Panginoon Diyos, maliit o malaki. Patawarin mo kami. Maraming salamat. Sige, taas natin ang bread emblem, the emblem to para sa katawan ng Panginoon Jesus. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus, nung gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo na ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin natin ang bread representing the body of Christ. Taas natin ang grapes representing the blood of the Lamb. Ngayon din naman, matapos mag-apunan, inawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sige po, sabay-sabay natin inumin ang grapes representing the blood. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Kami po ay patuloy mong pinaghaharian sa oras na ito. And Lord God, patuloy kong dinadalangin sa iyo ang JCF. Lord, nihiling namin sa iyo, Lord, ang church na ito. Building, Lord. Saan mo gusto itong ilagay, ang property at ang building, Panginoon. Thank you so much. Dahil hangad mo na kami magkaroon ng isang tahanan, isang bahay-sambahan na kung saan doon gagawin, gaganapin ang mga festivities, ang mga fellowship, ang mga communion, etc. Thank you so much, Lord. And I pray, Father God, na patuloy mo pagpalain yung mga anak. Sino man na may sakit, pagalingin mo, Panginoon Diyos. Tulad ng kapatid ko si JC, Panginoon Diyos, I pray that you heal him right now, Lord, sa kanyang balikat. Thank you, a complete healing over his body, Lord God. And thank you, Lord, sa mga Lord na nagkasakit pertaining sa COVID, I pray for healing over their bodies. Touch their bodies right now, Lord, in Jesus' name. Maraming po salamat at dinadalain ko rin po, Panginoon Diyos, na pagpalain mo yung mga anak. Lord, alam ko na hindi mo sila kinalilimutan, Panginoon Diyos, sa kanilang mga kapagkainan, sa kanilang mga pangailangan sa buhay, Panginoon Diyos. Sa mga panggaso, sa mga pangailangan sa eskwela, sa trabaho, whatever. Thank you, Lord. You will bless your people. At Lord, I pray for the power of the Holy Spirit. Lord, be manifested over their lives. Thank you, Lord God. Father God, in Jesus' name, in your presence, Holy Spirit, ipakita mo sa kanila kung sino ka. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. You deserve the glory, Lord. You deserve the glory. Thank you, Lord God. We love you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So God bless po at magkita tayo sa susunod na gawain. Wednesday po ulit. No, mag-start po tayo ulit doon. At mag-invite po tayo. Yun po ang inihingi ko sa inyo eh. Mag-invite po kayo ng lahat ng friends ninyo. No, lahat po. Kung 1,000,000 yung friends ninyo, invite ninyo. Tapos manood sila at mapagpala sila ng tayo. Amen po ba? So God bless po. See you Wednesday. I love you. God bless. God bless. Palakpakan natin.